ibang kwento. Lahat na may konektado. Nilisan man ang lupa mong sinilangan. Di naman tinalikuran inang bayan. Sa Europa nga lang nakamtan ang kinabukasan. Sa Europa nga lang nakamtan ang kinabukasan. Malayo na narating ni Juan sa pag-abot ng kanyang pangarap. At saan man siya dinalang kapalaran, palaging konektado sa bayang pinagmulan. Sa Europa, nakatagpo si Juan ang pangalawang tahanan. Umukit ng pangalan, nagpabilib kahit na siya'y dayuhan. At sa gitna ng tagumpay o hamon sa buhay, patuloy na nakipag sa palaran. Ihatid namin sa inyo ang kwento ng ibang-ibang mukha ni Juan. Samahan niyo kami sa mga natatanging kwento ng Pinoy sa Europa. Kwentong Pinoy, kwentong migrante, kwentong Juan U. Connect. Ako si Danny Buenafe. Ako si Rose Eclarinal. At Jean Alcantara po. Sa Juan U. Connect. Bonjour. Buonasera. Greetings. Hello. Ihoy boy! Ang Pilipino ay naganap sa buong mundo. O mga kapwa ko, bilib sa'yo ang lahi mo. Hinamon ng kapalaran. Mahirap ang buhay ng mga kasambahay, lalo na sa ibang bansa. Hindi lang naiiba ang klase ng trabaho, kundi maging ang kultura at lingwahe. Silipin natin ang mga buhay ng mga kasambahay na Takas. Sa bansang tinaguri ang The Heart of the Mediterranean, gumagawa na rin ng pangalan ang ilang Pinoy. Samahan niyo akong silipin ang buhay at pakikibaka ng mga Pinoy sa islang paboritong holiday destination ng mga turista mula sa iba-ibang panig ng mundo. Sa panahon ng paghihigpit ng UK sa pagpasok ng mga migrante, paano matutupad ng mga Pinoy ang pangarap na makasama at makapagbagong buhay kasama ng kanilang mga mahal sa buhay dito sa UK? Suruin po natin ang mga hamon sa pag-sponsor ng kapamilya para nga makapanirahan dito sa UK. Sadyang matyaga ang kasambahay na Pinoy sa kabila ng mabigat na trabaho at mapang-aping amo. Dito sa UK, marami ang mga kasambahay na Takas ang nakikipagsapalaran para magsimula ng panibagong buhay. Maedad na si Adel Duenas na makarating ng London noong 1989 galing Bahrain. Bitbit siya ng kanyang amo na Bahraini na pinaglingkuran niya ng mahigit isang taon. Bago Bahrain, nagtrabaho muna si Adel sa Dubai noong 1987, siyam na buwan matapos mamatay ang asawang sundalo. Napilitan mag-OFW si Adel dahil kailangan buhayin ang limang anak sa Bicol. Pinakamatanda ay nasa high school lamang. Subalit anim na buwan pa lang sa Dubai, namatay na ang bunsong anak ni Adel dahil sa kagat ng aso. Lumuhod ako nun sa amo kong pauwiin. Pinauwi naman ako. And then, nakabalik din. Pero dahil sa guilt na nadama ko na namatay yung anak ko, nawala ako. At dahil malayo nga ako, I think naging medyo iba na yung disposition. Disposition ko, nagka-nervous breakdown ako dan. Sobrang sinisi ko sarili ko Matapos ang pagpapalibing sa anak, nakabalik uli sa Dubai si Adel. Pero hindi na rin siya nagtagal dahil tinamaan ng matinding depresyon at nervous breakdown. Pinayaga naman siya ng amo makauwi sa Pilipinas kahit hindi tapos ang kontrata. Napakababa na sweldo mo dun sa kontrata. Sasabihin na $300 ang ang sweldo mo. Pagdating dun, $100 lang. So, it is exploitation na talaga mulat sa pulpa. Sa Pilipinas, lalong nasadlak sa kahirapan ng pamilya ni Adel. Kulang na kulang ang pensyon na 6,000 kada buwan mula sa gobyerno. Muling nang ibabaw ang pangangailangan na mag-abroad. Yung example ko na malakas ang loob ko, yun din ang naging huwara nila na lumaban. Kasi ang mama nila nakikipagsapalaran dahil para sa kanila. Kaya dapat kahit paano andun ang suporta nila sa akin. Dumating ang oportunidad na magtrabaho sa Bahrain bilang kasambahay noong 1988.
Maayos na sana ang kanyang sitwasyon hanggang sinama siya sa London ng amo noong 1989 dahil mag-aaral ang isang anak. Sa 6 na buwan na pananatili sa London, hindi siya pinasweldo ng amo kaya napilitan tumakas. Habang palaboy sa kalye, nakilala ni Adel ang isang Pinay na tumulong sa kanya na maghanap ng trabaho. Naging aktibo si Adel at kanyang kaibigan sa adhikain ng talayaan, isang UK-based non-governmental organization na tumutulong sa mga distressed migrant workers. Umabot ng 10 taon na illegal ang status ni Adel sa Inglaterra. Nakuha lamang niya ang ILR o Indefinite Leave to Remain noong 1999 sa visa ng amnestia o concession for domestic workers na ipinatupad ni dating Prime Minister Tony Blair. Kahit sa kakarampot na pagkain at limitadong espasyo, hindi pinagdamot ni Adel ang pagtulong sa kapwa. 2 sa kanyang tinulungan ay sina Juvie Santiago, Tubo Bacolod City, at Lenly Francisco na taga Zamboanga. Katulad ni Adel, binitbit din si Juvie ng amo sa London mula Bahrain. Hindi rin sapat ang kanyang sweldo sa Bahrain dahil 3 anak ang sinusustentuhan at ilang kamag-anak. Tumakas kasi ako dito kasi gawa nga ng kung babalik pa ako sa Bahrain, talagang sinisigurado ko talaga sa sarili ko na kapos na talagang kikitain ko para sa mga anak ko dahil ako lang naman nag-iisang nagtatrabaho. Sabi ni Tita Adel, pumunta ka ng London at dito ka muna sa akin habang naghahanap ka ng trabaho. Eh di, yun, nagkataon din yon na ang isa sa amo ni Tita Adel, wala silang kasambahay kaya ipinasok ako ni Tita. 6 na buwan na tumira si Juvie sa maliit na kwarto ni Adel. Trabaho niya ngayon ay isang kusinera. Una pa nga yung tinirahan namin noon, nandyan kami sa Olympia, sa Thames Hotel. Napakaliit lang ng kwarto ni Tita, pero alam niyo kung ilan kami nandun? 7. Tapos, mayroon 2 sa itaas, 1 sa tabi ni Tita, mayroon pa sa sahig, dito sa baba ng babaan ni Tita mismo, at mayroon pa rin sa hallway na papunta sa toilet namin. Masarap para kay Juvie na balikan ang hirap na pinagdaanan, lalo na at nakuha na niya ang British citizenship. Si Lenny naman ay galing Kuwait na dinala ng amo sa London noong 2002. Bukod sa mababang sahod, mahigpit na kultura sa Kuwait ang tinakasan ni Lenny. Sa Kuwait, mahigpit sila doon. Habang dito, we're very freedom. So, yun ang isang cause din na parang ang life dito sa UK, it's really nice. 12 taon na rin sa UK si Lenny na ang trabaho ay nanny o yaya. Para kina Lenny at Juvie, buwaran daw si Adel sa kapwa OFW. Masaya ako na nandyan si Tita na tumulong sa akin. Kumbaga, sa kagipitan ko, sinalo ako ni Tita. Dahil wala naman akong kamag-anak dito na mapupuntahan. Kaya tinuring namin si Tita na talagang siya ang nanay namin dito sa UK. Happy kami at so very proud na may tumutulong sa amin sa kapong Pilipino kahit hindi nila kami kilala. So we're very happy about that. At very proud kami na may tumulong kagaya ni Nanay Del. Maging ang Philippine Embassy sa London ay kinikilala si Adel Duenas na isa sa mga outstanding Filipino community leaders sa UK. Siya ang madalas tawagan ng embahada sakaling ang isang Pinoy ay nasa peligro at kailangan ng pansamantalang tirahan. Malayo na nga ang narating ni Adel. Siya na ang pangulo ngayon ng ENFID o European Network of Filipino Diaspora. Actually, yung anak ko laging sinasabi na umuwi na ako, itatago na niya yung passport ko. Pero sabi ko, anak, anong gagawin ko rito? Maboboard ako. Tatanda akong bigla. Eh sa UK, ang dami kong ginagawa. It keeps me a bus. Yun, lumalakas ako dun eh. Nagiging, yun ang sikreto ko, maging bata. So okay na sa UK? Okay ako rito because I can do something, especially helping my fellow countrymen and the community, especially the Filipino community.
Sa tala ng London School of Economics noong 2009, umaabot sa 600,000 ang bilang ng undocumented migrants sa UK. 70% dito ay nasa London. Sa pagsusuri ng European Commission batay sa tinawag nilang clandestino project, aabot ang bilang ng undocumented migrants sa buong EU sa pagitan ng 1.9 hanggang 3.8 million. Ang paglobo ng undocumented migrants o Takas ang nagudyok sa UK government na ipatupad ang tied visa policy sa immigration rules noong 2012. Kinundi na ito ng kalayaan, Human Rights Watch at Justice for Domestic Workers dahil anilay mauuwi ito sa pang-aabuso at exploitation ng mga employers. Si Marisa Bigonia ay kilala at award-winning campaigner ng mga karapatan ng domestic workers. Co-founder siya ng Justice for Domestic Workers. Dahil sa 2012 tied visa policy, may pangamba si Bigonia sa mga tumatakas sa amo. Ang pagtulong sa mga tumatakas na mga kababayan natin ay lagi naming ginagawa maging sa dati mang batas. Pero ang pagkakaiba nga lang ngayon, medyo mahirap ng tumulong. Kasi alam namin yung mangyayari sa kanila na magiging undocumented sila pagkatapos ng 6 months visa nila. Ngayon, kung tumawag sila man sa amin, bago pa man sila tumakas, sinisikap namin na maipaliwanag sa kanila kung ano yung magiging kalagayan nila dito, na hindi na yung gaya ng dati na meron silang karapatang magpalit ng bagong employer at mag-renew ng visa. So hindi na ngayon yung kalagayan. So hindi din lang namin alam kung talagang nagagagap nila yun, naiintindihan nila yun. Katulad ni Bigonia, hindi rin kinukonsinte ni Consul General Senen Mangalili ang pagtakas sa amo ng mga kababayan natin maliban na lamang kung matinding physical abuse at iba pang mabigat na dahilan. Bukas anya ang embahada na pakinggan ang karaingan ng mga kababayan natin, dokumentado man o hindi. Kung merong kaso ng pang-aabuso o kasong masasabing kriminal, no, na nagagawa ng kanilang amo, ang una nilang dapat gawin ay dumulog sa amin at kami mismo ang sasama sa kanila sa pulisya upang ma-access natin yung criminal justice system ng UK na one of the best in the world. Isa rin ang UK sa may pinakamagandang definisyon ng human trafficking at labor exploitation. So gusto nating silang samahan kung meron silang valid cause to complain against their employer. Sasamahan sila ng embahada. Maliit yung data namin kasi nagtatago sila lahat, natatakot sila, and then ang dami nilang naaabuso. Yung makipag-lang sila sa amin, makipag-communicate na kung ano yung mga nangyayari sa kanila para may sapat kaming mga case studies na pwede naming iharap sa gobyerno. And then wag din silang matakot, no, na lumabas, na lumantad. Kasi andito naman kami, hindi namin tinuturing na iba sila sa amin. So ang bawat isa ay tinuturing namin na pantay-pantay at hindi namin kailanman pinag-uusapan kung sino ang may papel at kung sino ang wala. Panawagan din ang embahada na mas makakabuti na lumutang at lumantal ng mga takas dating kababayan bago matuntun pa sila ng mga otoridad. Handa ang embahada na magbigay ng consular assistance, gaya ng pasaporte o general advice sa mga kababayan na sa peligro, takas man o legal. Kasama si Patrick Ropeta, Dani Buenafe, para sa One, You Connect.